Hi everyone! Welcome to Phoebe's Kitchen, and for today's episode, magluluto tayo ng beef mechado. Tara, samahan niyo ako! Ito ang mga ingredients na kailangan. Beef. So, yung parte ng baka na kailangan natin is batok or kenchi ng baka. Then, bawang, sibuyas, patatas, bell pepper, tomato paste, tomato sauce, mantika, patis, toyo, paminta, bay leaf or dahon ng laurel. So, simulan natin i-marinate yung beef. So, ito, maglalagay lang ako ng 2/3 cup of soy sauce. Saka, mga 2 tablespoons of patis. So, imamarinate lang natin siya for 1 hour or pwede rin overnight. So, haluin lang natin. Simulan na natin balatan yung patatas. Kahit gantong pangkat, pwede nyo siyang gamitin para may design yung patatas natin. So, dito, medyo maliit kasi yung mga patatas. So, kinati ko lang siya into 4 yung bawat kalahati. Nga pala yung baka natin, yung lulutuin ko kasi medyo marami siya. 2.5 kilos yun. Kaya yung soy sauce ko kanina marami. So, ito, sunod natin yung bell pepper. Sunod natin yung sibuyas. Hiwain lang natin siya. Sa isang pot, maglagay lang tayo ng medyo mas maraming mantika. Lagay lang natin yung onion. Mix. Pag nag-lighten na yung color ng onion, pwede na natin ilagay yung bawang. Thank you.
Halimbawa, pwede na natin lagay yung baka na minarinate natin kanina. Sama natin yung pinagmarinita na yung pinagbabaran. So maglagay na din tayo ng dahon ng laurel. Dito ang gamit kong kaserola is yung pressure cooker, pero hindi ko siya talaga pin-pressure cooker. Slow cook pa din siya. So, after 15 minutes, haluin natin siya ulit. So, nag-change na yung color ng beef namin. At mas dumami na yung sabaw niya. Kumatas na yung beef. So, takpan natin ulit. 15 minutes. Yan. After 15 minutes, ganun niya yung itsura niya. Dumami na yung sabaw niya. At this point, pwede na natin ilagay yung tomato paste. Since madami yung niluluto ko dito, ilagay ko yung buong tomato paste. Yan, haluin lang natin. Lagay natin ng tomato sauce. Hindi ko siya nilahat. So, half lang yung nilagay ko na tomato sauce. Then, nag-add din ako ng 2 cups of water. Haluin lang natin kasi baka manikip yung baka. So, medyo matigas pa yung baka dyan. Yan. Check nyo lang kung malambot na yung baka. Pero yan, matigas pa siya. So, tinakpan ko ulit. So, nag-antay ako ulit for 30 minutes again. Lagi kung malambot na yung baka. Then, pag medyo malambot na, pwede na natin ilagay yung patatas. Then, pag medyo malambot na yung patatas, lagyan na din natin yung bell pepper. Pag talagay natin
ng bell pepper, hindi na natin siya kailangan takpan na. Hayaan lang natin siyang kumulo ng walang takip para medyo matuyo-tuyo yung sauce. Nagay pa ako ng konting paminta. So yan, i-adjust na natin dito yung lasa niya. So kung kulang sa alat, pwede kayo maglagay ng patis pa. Ito ang ating finished product, beef mechado. Thank you for watching. Happy eating!